Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Aldab. Well, napakaganda po ng ating latest updates. Ito po yung mga hidwaan ng mga tao sa loob po ng social media about po sa GMA Network, kay Mr. Tobiera at ang buong Aldab Nation. Siguro naman po hindi nalingid sa inyong kaalaman mga Aldab ang kumakalat ngayong post sa social media na sinasabi nga po raw ni Mr. Dambo na tapos na ang sarsuela pero ginagawa niya lang po ito para masaktan ang buong Aldab Nation at para sumang-ayon po sa kanya sila Main Polkerson at Alden Mendoza. Ito po mga ka-Aldab ang gusto mangyari ni Mr. Tobiera. Siguro mga ka-Aldab nagbabangayan nga po ang GMA at ang kumbaga APT. Nakakalungkot kasi nadadamay po tayo lalo na po sinabi ni Mr. Tobiera na ginagawa niya to dahil nga po raw matitigas ang ulo ng Aldab Nation. Nakakadismaya kasi may mga bagay na hindi na po dapat ito ginagawa o sinasabi, pero at least mga Aldab nababasa nyo naman po at nakikita. Nakakalungkot po kasi may mga ibang Aldab Nation na nagko-komento na kumbaga hindi nga po maganda. Nakakalungkot kasi may mga bumitiw ngayon, may nananahimik, maraming naman tao. Yung iba nga po mga ka-Aldab nagiging basher na nga po ng Aldab, binabas na nga rin po tayo. Yung iba one side, di po ba? Kaya nga po hindi natin masisisi yung mga tao kung ano man po yung sabihin nila, kasi mismong sa loob ng APT studio nanggagaling yung mga taong naninira po sa Aldab. Nakakalungkot po siyempre mga ka-Aldab, may mga nababasa tayong mga ganyan. Siguro isa na rin po sa rason yan kung bakit ayaw pagsamahin sila Main Polkerson at Alden Mendoza sa Pinoy Henyo Online, na kung saan mga ka-Aldab inaabangan po ng lahat, inaabangan po ng karamihan, lalong lalo na po yung mga true-blooded Aldab Nation. Pero sabi ko nga po, wala po tayo sa posisyon para kumbaga questionin yung mga bagay na yan. Ang tanging magagawa lang natin ay magbigay ng komento. Komento na kumbaga tatagos sa mga puso nila, lalong lalo na po ang 8 Bulaga Management. Hindi naman po kasi isa lang ang nagdidesisyon yan mga ka-Aldab, marami po sila. Kaya lang siyempre kapag yung ratings ay bumagsak, mapipilitan po sila. Kaya yung iba sinasabing huwag nang panoorin ang 8 Bulaga para bumaba yung ratings kapag wala dun sila Main Polkerson at Alden Mendoza. May mga tao naman po na hindi na nga po daw panonoorin, pati yung Daddy's Girls para nga po malaglag na. May mga punto mga ka-Aldab na mahirap pong magpaliwanag, pero isa lang po masasabi natin mga ka-Aldab, hanggat hindi pa po natatapos ang sarsuela o hindi pa po nila ibinibigay sa Aldab, mananatili naman po tayong true-blooded Aldab Nation. Ito po yung kagandahan sa Aldab Nation, dahil kasangga nga po natin ang mga mamis, mga titas, mga senior, nananatili po tayo matatag. Di po ba? Yun naman po kasing importante. Kaya kung ano man po yung nababasa ninyo na hindi talaga maganda at talagang hindi po maganda, kumbaga wag nyo nang pansinin. Tama na lang po na manahimik na lang po tayo at antay na lang po kung ano pa yung magaganap ngayong pagpasok ng 2021. Pero isa lang naman po yung pinangahawakan natin, yung mensahe ni Alden Richards na talagang hindi na nga po mauulit yung dating o yung 2020, di po ba? At kaya dito na lang po tayo tumutok ngayon sa 2021, na kung saan bumabalik naman po talaga yung alon. Hindi naman po tayo sinasaktan sa mga mensahe na ibinibigay po, bagkus talagang pinaninindigan na nga po ni Alden Richards na nagbalik na
ang alon. Well, marami pong natutuwa, kaya lang medyo nadismaya na naman po tayo dito sa lumalabas na mga issue, di po ba? Well, sa mga nagtatanong, mga kaaldab, kung gaano nga po ba katotoo yung pinost ng GMA management na magkakaroon nga po raw ng kumbaga sarili-sariling palabas sa Lenten Special sila Alden Richards at si Maine Mendoza. Ito po, mga kaaldab, lumabas agad-agad sa social media na ang gusto nga pong ni Alden Richards na kanyang gagampan ng role ay isang indie na kung saan talaga naman pong challenges, malaking challenge para sa kanya, na ang gusto niya ay dark role. Kumbaga, medyo talaga kakaiba nga po ngayon si Alden Richards. Marami nagsasabi na tumataas na nga po ang level niya, mga kaaldab, dahil nga po may mga taong siguro, mga kaaldab, ito na po yung rason, ito na po yung dahilan, kaya po maraming tao ang alam nyo na ang ibig kong sabihin na gustong makita yung kagalingan ni Alden Richards. Hindi po ba? Real talk naman. Kasi pagdating po talaga kay Alden Richards, mga kaaldab, maraming tao ang natutuwa, maraming tao nag-aantay. Hindi po ba? Sino naman nga po ang kakalaban pagdating po sa multi-awarded na walang iba kundi si Alden Richards? At punta naman po natin si Mengay. Ito naman po, mga kaaldab, masusukat yung galing talaga kung sakali lang, ha. Kasi kumbaga mahirap po ito yung may kapansanan sa pag-iisip na gagampanan ni Maine Mendoza, mga kaaldab. Medyo talagang ito po yung nakakatuwa dito, mga kaaldab, kasi kung si Alden Richards gumagawa ng kanyang history, si Maine Mendoza naman ipinapakita sa mga tao, sa mga naninira sa kanya, sa mga sinasabing hindi daw siya marunong umarte, hindi daw siya marunong magpasaya, kumbaga wala siyang talent, pero bakit laging maraming kumukuha sa kanya, at bakit pananalo ng best comedy actress, di po ba? Maraming, well, bago po lumabas yan, marami po talagang hindi maganda na naririnig tayo dito, mga kaaldab, kung sakasakali lang, ha, pagbigyan at marinig ito ng mga nasa loob ng GMA Network at ituloy po yung post nila, maganda, mga kaaldab, di po ba? Kasi talagang ito, sigurado wala silang partner dito, kumbaga talagang talent ang ilalabas. Ito naman po kasi yung gusto ko, mga kaaldab, pagdating po, hindi kay Alden po kayang-kaya niya yan. Kumbaga, parang maliit na challenge lang yan para sa kanya. Ang pinakamaganda rito, mga kaaldab, kay Maine Polkerson. Dito talagang, kumbaga, napakalaking challenge para sa kanya to. Although, nagkaroon na siya ng movie ng Isa Pa With Feelings, pero mas kakaiba to. Kumbaga, dito siguro, mga kaaldab, magkakaalaman na. At, kumbaga, maraming taong huhusga. Well, depende po sa paghusga. Alam nyo naman po, mga kaaldab, yung mga bitter, yung mga taong may hidden desire kay Alden Richards at kay Maine Mendoza na hindi po talaga nila tanggap. Pero ano man po mangyari, sigurado, mga kaaldab, marami pong magtataas ng kilay once na namasimulan na etong ipinost ng GMA Network. Pero ang kailangan lang naman natin dito, ipush . Pero once na mag-click to, mga kaaldab, asahan nyo, di po ba, may bago po tayong aabangan. Yan naman po kasi, mga kaaldab, ang gusto po natin, lalong-lalo na po pagdating kila Maine Polkerson at Alden Mendoza. Siyempre, mga kaaldab, ano man po yung sabihin nila na masasakit patungkol po sa dalawa, scroll nyo na lang po. Kapag may hindi po talaga kayo na hindi nagustuhan sa mga komento, pwede nyo naman pong i-update sa akin at tayo po ang gagawa ng mga ganyan. Di po ba? Di bali na pong tirahin yung channel natin, ako at ang buong Aldab Nation. Pero pagdating po kila Maine Polkerson at Alden Mendoza, pag below the belt na yan, asahan nyo, mga kaaldab, babanatan po natin yan sa social media. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to,
a true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.